Hey, what's up everyone? So ngayon, isasagutin ko yung mga related question about this video. Yan. May pinost kasi akong video sa YouTube channel ko guys where kung saan nagkaroon ako ng room tour nung biyahe ko from Manila to CDO. I mean, from CDO to Manila. So, sumakay ako sa isang ferry sa Togo. So, ng title ng video na to is Togo Business Class Premium Room Tour. So, every time kasi na bumabiyahe ako from Manila to CDO, CDO to Manila. So, kung hindi man ako nagmamadali, kung hindi man ako nag-airplane, sumasakay talaga ako ng barko because I really enjoy and nagkakaroon ako ng masaya ako. I mean, na-enjoy ko yung biyahe ko using Togo or ferry kasi matagal yung biyahe. You know, the food is delicious and you know, almost complete facility sila. You have, meron silang a lot of more na makikita mo sa loob ng biyahe. And I don't want kasi na parang from now, andito ako sa CDO and bukas, mamaya-maya lang, andun na agad ako sa Manila. I wanted na parang hindi ako ma-shock agad na, uy, Manila na pala to. So that's why, isa din yung sa reason kung bakit gusto ko na matagal yung biyahe. And na-enjoy ko talaga yung mga view, like ganun. So that's why, mas pinipili ko na matagal yung biyahe. Like land travel, nag-try na din ako lang ng land travel using van and also bus. Nag-bus na rin ako from Manila to CDO, from Luzon to Mindanao. That's why, yun. So sa video kasi na to, I receive a lot of comments and messages. Yeah, comments, questions related sa video na to and gusto ko siyang sagutin sa using sa video na to. So unang question is pwede ba yan ng dalawang tao? Lagay ko na lang dito yung comment niya. So ayan, sa every time kasi na guys pag nagbabiyahe kayo, hindi yung binabayaran ni kasi hindi room, binabayaran yung yung per person or per head. So kung yung tanong mo, pwede ba yung room na to sa dalawang tao, yung bed niya, medyo maliit lang siya, pang single lang. Pero pag magnobyo kayo, like, pwede naman pag magkayakapan, magkadikit lang talaga kayo. As in, hindi kayo pwedeng maghiwalay, like, distance each other. So, medyo magkakadikit kayo, magkakayakapan, kung lalo na pag malaki kayo. Matataba, for example, ganun. So, kasya naman dalawang tao. For example, magkakahiwalay kayo. Yung isa sa kabilang room siya na-assign. Tapos, ikaw naman dito ka sa kabila. Tapos, gusto niya magsama. Pwede naman yan. Allowed naman kasi bayad naman kayo. And also, kaya naman ng pero depende sa laki pa din, guys. Kasi pag matambang mataba ka talaga, tapos dalawa kayong mataba, medyo mahulog yung isa. Kaya hindi siya advisable pag dalawa. Pero mayroon namang room na dalawa pang dalawahang tao, like magkakatabi kayo. Mayroon din namang room sila na isa-isang room, dalawang bed, yung ganon. So, check nila lang sa website ng Togo. I-search nyo sa Togo. Yung meron silang 2 million o 3 million na ata yung likes at followers ng page nila. Tapos meron silang website, i-click nyo yung link, dadalhin kayo doon. Pili na lang kayo kung gusto nyo ng parang pang premium, pang business class, pang tourist, pang ganun. So doon kayo mamimili para legit. And kung ano din, punta din kayo sa ticketing station or yung nagbibenta ng mga ticket. Usually yan sa mga mall. Next question is, wala bang bathroom sa room? Yes. Nung nakaraan, akala ko mayroong bathroom sa room ng room na yun. Kasi premium nga, mahal yung binayaran ko. And ako lang mag-isa. And yun talaga yung excited talaga dapat ako nun. Kasi akala ko may room. And usually kasi pag nagbabiyahe ako, madalas natatay ako mga ganun. So nahiya akong mag-dumumi o mag-CR sa maraming mga tao. Like, alam ba, sa isang room ng marami kayo. Like, ganun. So, pero na-disappoint ako kasi walang sariling CR yung room na yon. Yun yung pinaka mataas na value ng tourist o ng business class but wala sila. I don't know sa pinaka ano man tawag doon, yung pinakamahal na yung ticket mo sa yung bayad mo is nasa 8,000 plus na. Hindi ko pa siya na-try pero dito sa guys sa premium ng business class is wala siyang sariling CR. Ayun. Ayun. So lalabas ka pa, pupunta ka doon sa location kung saan may CR. And I think guys, yung pinakataas talaga, yung anong tawag doon, yung premium talaga ng room nila is wala pa rin CR kasi sa third floor kami yung business class. Pero yung pinakamahal na mga room doon sa taas, umakit ako doon, may CR doon sa labas. I mean sa labas ng room nila. So ibig sabihin wala talagang CR doon sa
per room walang sariling CR. Yun yung para sa akin, ano, kasi nakita ko doon. Pero maganda yung CR nila. Maraming mga cubicle, yung ganun. Meron pang parang tub na pwede kang humiga tapos maligo doon. May ganun sa CR nila. Tapos, di naman bago yan. Second hand na barko yan galing Japan. Kung kapansin yung event sa TV ni Wong Hongo. Tsaka, yun kasi, sabi ko kasi dito guys is, yung TV nila is hindi gumagana and hindi ko maintindihan kasi Japanese yung, ano mo yung lettering, letter ng TV nila. So, hindi ko siya ma, hindi gumagana yung TV to make it short. So, sabi naman dito, hindi na daw bago yan kasi from Japan doon yung barko at bago daw, sabi nila. Matagal ibig sabihin, subok na sa alon. Yes, tama kayo. Pag matagal na yung barko, ibig sabihin, subok na sa alon. But hindi natin maiwasan na meron nagkakaroon talaga ng problem minsan. Kaya mas maganda na bago. Kaya sabi ko sa video na yun, is gusto ko na bago yung barko na sinasakyan ko. Kasi pag luma na, siyempre, subok na nga sa alon. Tapos baka, paglipas ng panahon, habang always ginagamit, di ba nasisira at nasisira yung isang bagay. Kaya yun, gusto ko na ano. Bago yung sinasakin kong barko. So, ano pong requirements kuya sa CDO? At that time kasi nung naggawa ko ng video na to is meron pang kasagsagan yun ng pandemic. So, requirements yun, kailangan ng mga, yung parang QR code na, tapos nagipag-coordinate pa ako. Pero ngayon, wala na tayong, may pandemic pa rin, may virus pa din, pero hindi pa naman, hindi na siya, patapos na tayo sa pandemic, ano na era na yun. So, ngayon wala naman. Sumakay ako ng van, nag-travel din ako using airline and also sa barko. Wala nang requirements, only your valid ID. Or okay na yun kahit student ID. Basta may ID na palatandaan na ikaw yung nasa ticket. Pang yung binigay mo na ticket, ikaw mismo yun. Baka kasi sa kasama mo yun, hindi siya nakapag-travel tapos binigay na lang sa'yo para ikaw magtuloy. So, yun, kailangan may ID ka. Ano po, may susi po ba sa business class premium? Yes, meron pong kayong sariling susi. So, pag lumabas kayo, ilock niyo yung door ninyo. And good for two, meron ba dyan, Lods? Meron pong dalawang, ano, meron pong good for two sa business class. Meron din po sa tourist, meron din po sila. Meron din pong pang-apat-apatan. So, ayan guys, i-check nilang sa website nila ng Togo. So, good for two, meron ba, Lods? And then, magkano bayaran mo dyan sa tourist room o dalaya sa pagbayad mo dyan sa ticket pa lang? Kasama na po guys sa ticket mo, yun na yun. Yun na yung kasama na dun. And then yung binayaran ko, depende kasi pag, alimbawa kasi guys, ganito, the price vary. Kung, alimbawa, babiyahe ka bukas tapos ngayon ka palang bibili ng ticket, mas mahal yun. Pero pag babiyahe ngayon January tapos babiyahe ka ng next month pa lang, or for example December pa lang, ilang buwan pa, mas makakatipid ka doon. Kaya ako talaga pag bumabiyahe ako, kumukuha na ako ng ticket malayo pa lang pag may pera ako. Pero minsan talaga hindi ko, like ngayon umuwi ako, nasa Mindanao ako ngayon, unexpected na makaka-uwi ako. So kumuha ako ng ticket na kinabukasan na yung biyahe ko. Kaya medyo mahal yung ticket ko na kaya ako nag-land travel na din, kasi yung land travel nasa 6,000 lang yung binayaran ko. Pag nag-airline kasi ako nasa mga 8,000 plus, kaya makakatipid ako pag land travel. And yan. Kaya depende rin kung kailan ka kumuha ng ticket. Kaya malayo pa lang, kumuha ka na ng ticket para makamura ka. Yung ticket na to, yung video na to, is nasa ano yung ticket ko dito. Nasa 3,000 plus lang. Kasama na yung tax. Good for two ba dyan, Lods? Oh, yan. Mag-isa ka lang ba kayo dyan sa business class premium? Yes, mag-isa lang po ako. Kasi pinili ko yung ako lang isa sa room na yun. Kasi meron namang pwede kayong dalawa, pwedeng apat, pwedeng anim. Pero pinili ko na isang room, isang bed lang, isang tao lang. Kasi may mga dala din akong gamit. Pag natulog pa naman ako, mahimbing na ako matulog, hindi ko alam, hindi ko kakilala yung mga kasama ko. Hindi ako nag-iisip ng masama, pero hindi natin maiwasan yan. Yan lang. So, boss, magkasama ba ng towel, Mrs. Class? Mahirap kasi kung magdadala pa. To be honest lang, sa business class na to, walang sariling towel. Plain lang, mahigaan ka. Even your kumot, kukuha ka pa dun tapos magbabayad ka ng 50 pesos. Pero kaya mo naman yung lamig, may jacket ka. Pwede naman, pero pag gusto mong kumuha ng kumot, may bayad ka ng 50 pesos. Ayun. Tapos walang free food. Meron pong free food. Sa barko, meron kasama na sa binayaran ng ticket mo, yung food. No? Kahit na ikaw ay nasa pinaka-lowest na price, kasama na yung food. Separate yung business class, yung tourist. Yung tourist tapos yung economy, magkakasama sila sa isang kainan. Tapos yung pinaka-highest na price
and saka business class magkakasama din sa isang may restaurant sila doon na pang maganda kasi sa business class kasi may coffee. Tapos sa economy at sa tourist kasi walang coffee pag umaga. May libreng coffee din sila, like ganun, dalawa yung ulam, mga ganun. Gustong-gusto ko sa business class always. Kasi parang I feel like, oh, may coffee ka pa, mga ganun. Tapos ang ganda pa ng view, like ganun. May handaan ba? Handaan, medyo may handaan, medyo maraming food. Pag ano, libre kasi yung food, pero hindi ikaw yung kukuha. Like kung gusto mo pang kumain, hindi ka na pwede magdagdag. Mahal din yung bilihin doon, kaya magbaon na kayo kung gusto, kung palakain kayo, mga snacks, tubig, like cup noodles. Ako guys, pag umakit ako, isang pouch talaga ng pagkain, nidala ko mga biscuit, cup noodles, coffee, kasi pag bumili ako dun sa loob, mahal. Yung isang coffee nila, nasa 50 pesos na yun. Eh sa atin, di ba, nasa 10 piso lang yun, or 15, 20, sa kanila 15 na yun. Cup noodles, nasa 50 pesos na. Yung juice nila na ano, yung mga C2, nasa mga 60 to 70 pesos na yun. Lods, magkano po yung ano, magkano po yung ticket na business class for single person? That time kinuha ko siya ng 2,000 plus o 3,000 plus. Pero depende yun guys kung kailan ka kumuha ng ticket. Kung kung ano na, malapit na yung biyahe mo tapos kukuha ka ng ticket. For example, kukuha ka ngayon tapos bukas na yung biyahe mo. Napakamahal nun. Kaya magkumuha ka na ng ticket na ilang months pa lang, kumuha ka na ng ticket para baka tipid ka. Yan. And depende rin yun sa season guys. For example, like yung mga holiday season, like mga alam mo yung araw ng mga patay, like yung mga Christmas, holidays, mga ganun. Yung may mga holiday, mahal yung ticket yan. Kahit malayo pala yung ticket, kahit January pa ngayon, for example, tapos kukuha ka for biyahe mo for December, mahal pa din. Medyo mahal pa din. Pero kahit pa na may less pa din kasi matagal pa lang yung biyahe mo, kumuha ka na ng ticket. Kasi mahal talaga pag ganyang mga season. Pag Christmas, holidays, like mga araw ng mga patay, like mga ano ba yung mga iba pang holidays. Ganun. O wala pong CR, wala pong sariling CR. May question dito na may CR po ba? Mayroong kasama na po ba sa ticket? Sarah? May kasama na po sa ticket. Anong barko po yung mga bago nila now? Marami silang barko na bago guys, but maligaya yung sinakyan ko that time. Isa yung maligaya sa bagong barko nila. Ayan, search mo na lang sa online guys kasi hindi ako updated sa mga bagong barko ng Tugo. Magkano pang masaya? Mayroon po ba na dalawang lang? Mayroon pong pang dalawa, may pang apat, may pang tatlo. Pwede kayo, kung anim kayo, may isang room na anim kayo, magkakasama kayo, mga double deck, ganun. Kuwento ba ko, Lodson, excited na ako ha? Yes, nakaka-excite talaga, lalo na pag first time. Why are you so excited sa makaya dyan sa new ship nila? Sasakay na din kami dyan ng mga October 21. Ayun po, ingat and good luck po. So, ayan, mag-enjoy po kayo, lalo na pag may kasama kayo. Kasi pag wala kayong kasama, medyo hindi ka mag-enjoy talaga kasi walang magpipicture sa'yo. Ako kasi buong selfie na lang ako kasi wala akong kasama. Ang dami kasing ganda, magandang ano nila, facility. Tapos meron silang napaka... So ayun, may nagre-reserve po ba ng food or need pa rin pumila kahit naka-business class premium ka? Sa experience ko, sa karanasan ko, dun sa business class premium na yon, yun yung pinaka-high class ng business class na kinuha ko. And next nun, meron silang, ang tawag dun, yung pinaka mataas pa na price, nasa yung price ko nasa ticket ko nasa 2,000 plus o 3,000 plus o yeah 4,000 plus ganun yung ticket ko. O meron pang mas mataas doon na presyo noon nasa 8,000 o 7,000 plus. Yun. Di, nakalimutan ko yung tawag sa room na yun, pero yun yung parang mamahalin na room talaga, yung ganun. So sa experience ko, lumabas kami, pumila kami doon sa restaurant. Okay, pumila kayo, pero may kunti lang naman yung pila guys, ay mabilis naman yung process, ang dami namang upuan, ganun. Maganda naman yung facility, maganda yung upuan nila. So, maganda yung table. So, comfortable kayo doon. So, mayroon kayo asang may announcement kasi na tatawagin kayo, nakakain na, ganun. May time na, for example, 7 a.m. to 9 a.m. breakfast. Tapos, 7 p.m. to 9 p.m. or 10 p.m. ba yun? Yung dinner. Tapos yung lunch naman, parang 11 to 1, parang ganun. So, ayan. Tatawagin kayo na pwede nang kumain, ganun. So, malalaman nyo kung kakain na yung ganun. So,
Nung kumain ako doon, meron silang pilang piniprepare na food tapos i-deliver nila sa room. Eh, doon kasi sa akin, sa premium kasi, is wala namang telephone na pwede kang tumawag, pwede kang ano na i-deliver na lang, yung ganun. Wala naman. So, siguro I think, pero pwede kang pumila doon tapos ipapak mo, ipa-take out tapos sa room mo na siya kainin. Kasi ginawa ko na rin yun. Nung busog pa ako, and pumila ako tapos kinuha ko na lang yung food ko, ganun. Pero yung may iba kasi din-deliver, siguro dun yun sa pinakamahal. Siguro pwede yung ganun kung ayaw mong lumabas. Di ko pa kasi na-try yung pinakamahal talaga guys na room. So I think for me lang, pwede kayo sa ganun na pwede i-deliver na lang dun sa room ninyo. Di ko pa kasi siya na-try kaya hindi ko siya masasagot kung ano. Pero yun, kailangan napipila ka. So di ko lang alam kung pwede na ipa-deliver mo lang sa room mo. And I think pwede naman siguro yun. So nice video, thanks for sharing. By the way, business class premium is good for one or there's no windows. The regular business class are good for two has a windows. By the way, business class premium is good for one and there's no windows. No. Sa business class premium, meron isa. Pwede rin may isa room din na premium na pandalawahan. Na magkabila yung room tapos may table ka sa gitna, may sofa pa kayo, yung ganun. Maganda yung ganun pag dalawa. Gusto ko nga matry yun pag may kasama ako. Pero mahirap po siya pag magganun ka tapos hindi mo naman, actually natry ko siya. Natry ko pala siya. Yung dalawa kasi isang room, pero hindi ko kakilala yung kasama ko. Yung ganun. So awkward yung ganun feeling. Pero mabuti na lang matanda na lalaki yung kasama ko. So ayan, pero ayun, may dapat papasok na ano, babae dapat, yung matanda na rin siya. So hindi siya pinayagan na magdalawa kami, babae, lalaki. So lalaki lang siya, babae. So good din yun sa Togo kasi para maiwasan din yung mga harassment na iba. And then meron siyang window guys, pero hindi siya nabubuksan yung window. Parang yun, sarado lang, may bintana lang ganun. So panoorin niyo yung video na in-upload ko kasi pinakita ko doon, binuksan ko pa yung bintana. Ayan. The regular business class good for two has window. Yung good for two, meron siyang window. Pero yung good for one, wala siyang window. Yun lang guys, wala siyang window. Pero yung good for one, wala siyang window. Again, yung good for two, meron siyang window. Ayan. Yun yung na-observe ko. Yung video na to, yung link na to, ilagay ko na lang yung link. Yun yung time na good for one ako. So wala siyang window. So maliit lang yung room, pero comfortable naman siya guys. And then pag yung good for two naman, meron siyang window. Ayan, meron siyang window. So ayun lang naman guys. And then we are, nagpa-reserve po ba ng food or need pa rin? Ayan, ngayon nga, pipila nga ulit guys. Pipila kayo doon, natawagin kayo. May announcement na kakain, it's time to eat, mga ganon. So papunta na kayo doon. So may nag-reserve po ba ng food or need pa rin? We are excited to sumakay dyan sa, ayan. Yan lang naman siguro yung mga questions for now, but pag mayroon pang mga ibang question related to this video, and I think gagawa na lang ako ng another video. And ayun guys, so for more videos na ano, kasi nandito ako sa CDO ngayon and I was planning to have mag-land travel ako using bus. Mag-bus ako from Manila, from CDO to Mindanao. So from Mindanao to Manila. So actually last time nung papunta ako dito, nag-van ako from Manila to CDO. Is actually ang dami kong na-experience, a lot of nakakuha ko ng mga video clip sa mga lugar, but hindi ako nakapag-vlog because merong mga unexpected na problem na na-encounter ko that time. Merong mga problem ako na na-encounter na basta more on naskaman pa ako. So ikukwento ko na lang sino sa amin, na nabudol pa kami imbis na papunta ako ng CDO, iniwan ako dun sa may unahan pa ng butwa, napakalayo pa guys. So medyo ano yan, sakit sa ulo yung experience na yun. That's why gusto ko siyang i-experience ulit, pero hindi na van, using bus naman. Kasi, yun, napakasikip sa loob ng van. So, yun, sa next video na lang, gagawin ko na lang ng video ko, kwento ko sa inyo. Ipakita ko kung may mga clip ako na nasave sa cellphone ko. Gusto ko ipakita yung experience na yun. Kasi, pero kahit ganun man, napaka masaya pa rin yung experience na yun because, yun, namihinto-hinto kami sa iba't ibang mga lugar from Manila to CDO. So nakapunta ako ng Surigao for the first time, nakapunta ako ng Tacloban, Leyte, mga lugar na yan. Maraming lugar kami nadaanan and exciting, masaya. So ayun lang guys, thank you so much for watching this video and I hope you do subscribe, comment, and like. And if may mga suggestions pa kayo related
for my YouTube channel, please do comment, guys, kasi for improvement na din. And thank you so much for watching. Bye-bye.